Perwisyong baha ang dala ng walang tigil na ulan sa ilang lugar sa Luzon. Pero sabi ng PAGASA, samantalahin ang mga pag-ulan, lalo't nagbabadya na ang El Nino. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Nagmistulang ilog ang kalsadang ito sa Pasay nitong weekend. Mabilis kasing naipon ng baha, bunsod ng walang patid na pag-ulan. Wala rin ligtas sa baha ang Valenzuela City. Sa barangay Arkong Bato, hanggang bukong-bukong ang tubig. Walang malusutan ng baha dahil kasalukuyang ginagawa ang drainage sa lugar. At hanggang sa Mekawayan, Bulacan, baha rin. Gutter deep din ang tubig na siyang unang pagbaha roon ngayong taon. Ang mga pagbahang yan sa Metro Manila at Bulacan, epekto ng habagat. Ayon sa PAGASA, bagamat nakalabas na ng bansa ang bagyong Chideng, hinahatak at pinalalakas pa rin ito ang habagat. Pero sa tuluyang paglayo ng bagyo sa bansa, unti-unti nang aaliwalas ang panahon. Sa Metro Manila, ang iyong araw maulan bukas is nagsimula na pong gumanda ang panahon. Pero sa Northern Central Luzon, mag-aantay pa ng dalawang araw. So maaaring hanggang Miyerkules pa itong maulan ng panahon sa Northern Luzon at Central Luzon. Sabi ng PAGASA, magtutuloy-tuloy pa ang maulang panahon dahil nasa rainy season pa rin ang bansa. Katunayan, malaking tulong ito sa pagtaas ng antas ng tubig sa mga dam, partikular sa Angat, Lamesa at Ipo Dam. Yung mga pag-ulan na naranasan is normal, para walang El Nino. Pero pagdating ng August, starting August, ay mag-upisa na yung bawas ng tubig ulan. So anong gagawin natin is samantalahin natin itong June and July na mag-ipon ng tubig kasi itong epekto ng El Nino magtatagalan hanggang next year para makahanda na tayo lalo sa worst case scenario. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Feral Fossil po, huwag maging gulis at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang impormasyon sa mga napapanahong isyo ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.